Libo-libong deboto ang dumagsa sa National Shrine of Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Umaasa silang maambunan ng himala mula sa dinaagnas na puso ni Padre Pio. Ito ang unang beses na dinala ito sa bansa. Sa sobrang dami ng deboto, 5 hanggang 7 segundo lang, maaaring lapitan ng bawat tao ang glass box ng relikya. Bawat segundo, ginto para sa mga deboto. Lalo na sa mga dumayo pa, masilayan lang ang puso ng santo. Gaya na lang ng 71-anyos na si Teresita Castro. Panalangin niyang gumaling ang iniindang sakit. Gusto kong gumaling ang aking puso. Alam mo po, pag alis ko dito, wala na to. Bantay sarado ang relikya ni Padre Pio. Mahigpit ang seguridad ng mga pulis, katuwang ang mga volunteer. Naka-standby rin ang medical team sakaling may kailangang bigyang lunas. Kung mahirap naman sumakay sa dami ng tao, may mga single na motor na nag-aalok ng sakay. Ika-4 ang Pilipinas sa mga bansang binisita ng puso ni Padre Pio. Mananatili ito sa bansa sa loob ng 21 araw, pinakamahaba sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Ngayong araw, dadalhin sa University of Santo Tomas ang relikya. Bukas hanggang Miyerkules ay sa Manila Cathedral. Sunod itong idediretso sa Cebu sa October 11 hanggang 13. Pagkatapos, 3 araw na mananatili sa Davao bago dalhin sa San Sebastian Cathedral sa Lipa, Batangas. Sa October 18, babalik sa National Shrine of Padre Pio ang relikya. Mananatili ito roon ng 8 araw bago ang huling misa sa October 26 kung kailan ito ibabalik sa Italy. Rita Reyes, GMA News.